Going to Pangasinan tayo, ha? So yung di-deliver natin pa Pangasinan. Ayan yung ating truck. Bagong truck natin yan, mga kaibike. So, what's up mga kaibike? Tatakbo tayo ngayon ng Pangasinan. So, time check. Mag-alas 5 na. 4:40. Madaling araw mga kaibike. So, tatakbo natin ng Balungaw, Pangasinan yung RK12 natin. So, marami na rin tayong mga na-release na RK12. So, ito yung isa sa malayong deliver natin. So, let's go mga kaibike, samahan nyo kami. Deliver natin tong RK12 going to Balungaw, Pangasinan. So, let's go! So, yan mga kaibike, nandyan yung dala nating unit, yung RK12 na i-deliver natin sa Pangasinan. Nandyan sa may Transportify nakasakay. So, naka-convoy tayo dito sa Transportify. So, yun mga kaibig, sa mga gusto magpa-deliver sa malayo, mga Bicol, yan. Kayang-kaya natin yung mga kaibig. So, sa mga gusto magkaroon ng e-bike dyan sa mga malalayong probinsya, message lang kayo sa Facebook page account ng Red Kingdom Electric Bike. So, marami kayong pagpipilian ng mga unit doon. So, ito, bestseller na rin tong RK12 na to. So, actually, kalalabas lang niya. Pero, sunod-sunod na yung mga order natin ng RK12 kasi maganda yung performance niya. Tapos, pagdating sa space ng e-bike, malawak talaga siya. Then, meron siyang passenger seat. Yung passenger seat niya, na tatransform siya as a cargo type. So, napakaganda na ito, good for business talaga siya. Mga araw-araw, family use. So, sa mga itugan, okay din siya. We'll be right back.
yun mga kaibike, tapos na natin ibaba yung unit dito. So, na-prepare na rin natin siya. And then, i-demo na natin kay sir kung paano yung function ng e-bike. So, tara. So, ayun sir, itong RK12 natin sir, ayun po yung stop code ng ating e-bike. And then, yung e-bike naman po natin is two-way to carry po siya. So, pwede po natin siyang i-start gamit yung remote. Double tap lang po natin yung thunder sign. And then, kung papatay naman po natin siya, unlock sign lang po. Tapos, sa activation ng alarm, yung lock sign, yung pinakataas po. So, once na ginalaw po siya, mag-a-alarm po siya. Sa second attempt, maglalak po ng kusa yung gulong. Then, mag-a-alarm po siya na mag-a-alarm. So, as long as naka-on po yung alarm natin, mag-a-alarm po siya na mag-a-alarm. So, pag di na, naka-deactivate na po siya, mawawala na po yan. Then, sa susi naman po, ito po yung susi ng ignition set. So, click nyo lang po siya, pakanan. One click lang po yan, sir. Tapos, sa opening niya, sir, makikita nyo po dito sa panel board, yung pinaka-indicator niya, yung battery, tapos yung kilometer, kung ilang kilometer na po yung tinatakbo natin. And then, ito naman po yung speed natin. Tapos, sa signal light, sir, ito po. Parang sa motor lang din. Left and right. Front tsaka back, meron po siya. Tapos, sa headlight naman, sir, ito po yung pinaka-switch niya. So, once na naka-on po yung headlight natin, automatic, naka-on po yung taillight natin. And then, sa brake naman din, sir, kapag nag-brake po tayo, umiilaw din po yung brake light po. Tapos, sa busina naman, sir, ito. Tapos, sa high and low, ayan po yung high and low niya. Yes po. Tapos, sa speaker naman po, long press nyo lang po siya. Then, pwede na po kayo mag-connect ng cellphone or Bluetooth po para sa music. Tapos, kung gusto nyo naman po mag-FM radio, kasi medyo mahina signal. Tapos, yung switch naman ng wiper natin, sir, ito. And then, meron na rin po siyang rear view mirror para at least makita nyo po sa likod. So, kung medyo naiinitan po kayo, sir, pwede nyo pong i-on tong minipan. So, naka-steady lang po siya, sir. Pwede nyo pong ilipat-lipat yan, sir. And then, ang advantage naman itong e-bike natin, sir, in case na akit kayo sa mga slope area, meron po siyang dual function. So, kung i-activate po natin siya, sir, kailangan naka-full stop po tayo. Then, saka nyo po i-activate. So, ginagamit lang po yung dual natin, sir, sa mga slope area. Yung mga matatarik po talaga. Pero tingin ko dito sa lugar nyo, sir, kasi 1,000 watts naman po ito. Kahit hindi na po kayo mag-dual, kayang-kaya naman po ng wattage ng motor. Malakas naman po siya. And then, yung sa upuan naman, sir, yan. Iaangat nyo lang po siya ng ganyan. Dyan. Paliktad. Pagaling, papasok. Tapos ilalak niya lang dyan, sir. Yan, ganyan lang, sir. Tapos, if ever naman may mga ilalagay po kayo, yan, maluwag naman po yung space niya. Tapos, pwede nyo naman po i-open sa likod. Very spacious naman siya, sir, kung may mga ilalagay po kayong mga gamit. Tapos, kung may sasakay naman din po, sir, sa una. Open muna. I-open niya lang din muna, sir, para ano. Then.
Pag ganyan dyan. Yan. Pag ganyan po yung open siya. Tapos ilalak niya lang din po siya. So yan. Both side po meron po siyang pintuan. Good for 2 to 3 person sir. Depende po sa size. Pag medyo slim, kaya po yan ang 3. Pero kung medyo ano, dalawa lang po. Ano no? Yan ba pulot na yan? Bali sir, ito, factory charge po siya. So, maganda na ito sir, lobatin nyo po muna. Pero at least, mga 2 bar na lang po yung natitira. Pwede nyo na po siyang i-charge ng 8 hours po. Tapos, ang isang full charge po ng e-bike natin, kaya po niyang bumiyahe ng mga 30 to 40 kilometer. Pero, the more na mabigat, the more na mabilis, mas mataas po yung, mas malakas po siyang bumawas ng battery. Pagdaganan. Kaya, kung lalayo po kayo, mas maganda po kung naka number 2 lang po tayo. Number 1 or 2. So, ito po pala yung speed selector natin, sir. Ito po yung number 1, ito po yung number 2 gitna, ito yung number 3. Yung 3, yan na po yung pinakamabilis. So, pwede po natin i-test drive, sir, after ng ano. Sir, 1 yung mabilis dyan. Baliktad. Ito, 1. Baliktad pala, sir, sorry. Ito po yung 1, ito po yung 2, ito po yung 3. Basta mas maigi na 2 na lang lagi. Apo, ma'am. So yun sir, mas maganda po kung hindi nyo po siya laging i-drain. At least mga 2 bar, pwede nyo na po siyang i-charge ng 8 hours po. Tapos, ang pag-alaga ng battery natin sir, for example, galing tayo ng biyahe, tapos pagbalik nyo, gusto nyo nang i-charge, pwede naman po. Basta kailangan laging cool down before tsaka after. After nyo, bago nyo po i-charge, kailangan pahingin nyo po muna. Kailangan cool down po yung battery. After nyo naman po i-charge, kailangan cool down din po yung battery. Para hindi po ma-stress yung battery. Mga 30 minutes. At least 30 minutes po. Tapos ang charging naman po, kailangan continuous po. Basta sinaksak nyo po siya hanggang sa mapuno po yan. Hindi po pwede yung sasaksak nyo, bubunutin, gagamitin, tapos sa ulit. Tsaka kailangan naka-plug lagi o pag na-full charge na, tanggalin. Yes ma'am, pagka full charge na, kailangan tanggalin na po. Tapos ito naman po yung charger natin, sir. Barena! So may pattern naman po siya sir, ang laging pasok niya sir pag ganito. Come here this way dad, you can see it better this way. Ito po yung socket niya, yung charging hole niya. So ayan, kapag ka naka-charge po sir, naka-red po siya. So pag charging po, pagka naka-red na po, naka-green na po, full charge na po. Tapos sir, may pan naman po yung charger natin. So no worry tayo na mag-overheat. Tapos sa timer naman sir, if ever na gagamitin nyo yung timer, for example, magcha-charge kayo ng 10 ng gabi or 8 ng gabi sir, pwede nyo pong i-timer para at least din nyo na po babantayan. Kasi once na sinet nyo po siya, automatic magsha-shut off po yan. So dito nyo lang po isasaksak yung charger. Tapos ito po yung rekta sa 220 outlet natin. So set nyo po siya ng 8 hours. So once naka 8 hours na po yan sir, automatic shut off po. So ginagamit lang naman yun sir kung sakali mga gabi, alam nga yung oras nyo i-charge. For safety rin po. Hello? Ikamalat ka batis. So, sir, may mga question pa po kaya?
Ah, sa differential pala, sir. Sa differential natin, since naka gear type po siya. Pasok. So, change oil naman natin, sir. Every 3 months po yan. Meron po siyang drain plug dito sa ilalim. Saan ang drain plug? Ito po. Oh, yan. Ang lagayan? Ang lagayan, sir. Ito po sa ibabaw. So, kung patatagasin nyo po, sir, kailangan pati rin po dito para mabilis siyang bumaba. Right. Tapos, after nun, sir, ibabalik nyo lang po ito. Right. Tsaka po kayo magsasalin. Saan? May gauge ba yan kung gano'ng kadami ilalagay? Ah, bali, sir, ang ano lang yan. 120 ml po. Oh, 120 ml. Tapos, ang change oil po natin, sir, kung hindi naman po siya masyadong gamit, every 3 months po. Change or 4 months. Apo, sa gear po. May special oil na kailangan din? Gear oil lang po, ma'am. Sa mga motor shop, meron po yun. Kung sakali, sir, nakalimutan nyo, pwede nyo pong panoorin sa YouTube. May mga ano naman po kami dun kung paano po mag-change oil. Oh, sorry ka na. Road test. May lisensya ka ba? Hindi siya mo drive. Test drive natin, sir. Diyan yung wire pala. Okay. Pag one siya, kaya niyang incline na ganyan. Yes, ma'am. Kaya po. Yung signal mo, remember? Pwede po kayong mag-do, sir, kung sakali. So ayun mga kaibike, tapos na natin i-demo kay sir. So very thankful tayo pala sir, kahit malayo sila. Nag-visit talaga sila sir dun sa store natin sa San Mateo. So after dun, nag-transaction siya tapos pinadeliver sila. So maraming salamat po sa inyo sir. Nagtiwala po kay Sir Red Kingdom. Thank you po and God bless sir.